sa naghahanap ng Quezon Puti. Okay, so e-bike dito po sa Santa Cruz, Laguna. Meron pong bagong bukas na pwesto dito sa amin. Kaya lang medyo maliit na pwesto pa lang po siya. Mukhang ready pa po. Nakita po kasi natin dito sa loob nitong pwesto na to, may isang available po sila ng Quezon K350X version 2. Kaya kung naghahanap naman po kayo na pangmalakas ang e-bike, i-review naman po natin itong Quezon K350X version 2. Okay, located lang po ito sa pinakapuso ng Santa Cruz, Laguna. Kung maaalala nyo, yung pwesto po na Pawid, dito po nakalocate po yun eh. Ito po, available na kulay dito po sa kanilang Quezon e-bike na K350X version 2. Meron pong white, orange, red, gray, yellow at blue. Meron din pong kulay black to eh, kaya lang sa online ko lang nakita. Okay, sa mga interesado po, unahin ko na yung kanilang mga contact numbers. Ayan, sa mga katanungan nyo po, pwede nyo po silang tawagan sa cellphone number 0977-199-0991 or 0953-217-8055. And then ayan, yung kanila naman pong FB page, ayan, mas madali po ang contact sa Messenger. Ayan, message nyo lang po sila sa Quezon Santa Cruz. Ayan po ang kanilang contact number sa mga interesado po. Pwede nyo po silang tawagan din dito sa 0495-7618. 0908-326-5510 at 0942-684-0770. Ayan, pasok na tayo. Sa mga naghahanap po na pangmalakasang performance ng e-bike, naandito na po sa Santa Cruz, Laguna, ang Quezon K350X version 2. Wala nang problema sa gasolina, sa kuryente, tipid na rin siya, at environmental friendly pa. Okay, unahin po natin sa kanyang lighting system. Makikita po natin dito sa kanyang headlight. Ayan, naka-projector type na po ang kanyang headlamp. Meron siyang tatlo rito po na lamp sa kanyang pinakagitna. And then meron din naman siyang DRL, ito pong sa ilalim, all LED po yan. And then sa kanya naman tail lights, all LED rin po. Ayan, ang ganda po ng formation o ng forma ng kanyang mga ilaw dito sa tail. Okay, malamang ito po ang kanyang turning signals, magkabila, and then stoplight tail lights. And then kompleto naman sa reflector, magkabila po dito sa kanyang tapalodo, meron siya reflector hanggang dito po sa ilalim ng kanyang tail lights. And then dito meron pang extra lamp po para sa ating plate number. At ang maganda sa kanyang tapalodo po, ayan, malapad siya. No problem tayo kahit wala na siyang tire hugger sa loob. Sakop na siya ng kanyang rear fender.
And then angas din po ng kanyang rear suspension. Alam ko kasukat din po ito sa NMAX. Pwede itong gamitin sa NMAX, pero dito lang kahit e-bike lang siya, 'di ba? Pang motorsiklo na rin po ang kanyang shock, kaya to alloy din po ang klase ng kanyang shock. And then naka dual piston caliper naman dito po sa kanyang brake. And then single disc. And then ang maganda po sa kanyang gulong, tubeless na po siya. May sukat po na 120 by 70 by 10 dito po sa kanyang rear tire. And then ito, buti naka-curb po yung kanyang pito kasi mahirap pag nakatuwid. Makakaabala po itong disc brake. And then by long tire po ang brand ng kanyang gulong. Of course, made in China. And then ang angas din po ng kanyang swing arm gawa sa alloy. Pati design niya, ibang klase. Makakatulong po ito na mapagaan ang timbang ng ating e-bike. Then ang lupit din po ng kanyang side stand. Made of alloy din. And then adjustable din siya. Mamaya alamin natin kung meron siyang kill switch. And then sa kanya pong telescopic fork na front suspension, alloy din po ang ginamit. And then naka dual piston caliper and then single disc na medyo malaki po ang kanyang shape. Okay, meron pong sukat na 120 by 70 by 10 dito naman po sa front tire. So same size po sila ng gulong sa rear at front. And then sa grab bar, alloy din po ang materials na ginamit. Okay, napansin ko medyo malapad po yung kanyang upuan. Ayan, ito po yung kanyang stock na upuan. Napansin ko sobrang lambot po ng kanyang foam. Sigurado magiging komportable dito, lalo na yung angkas natin kasi malambot po talaga. Okay, one tone lang po siya. At papapagkamo lang mo siyang madulas, pero hindi, kakapit po ito sa ating pantalon. And then yan, meron siyang tahi dito sa palibot niya. Okay, sa U-box ito. Ang laki po ng kanyang U-box. Kasya po dito ang full face helmet. Okay, nandito po yung kanyang side mirror. Tingnan natin yung kanyang side mirror na stock. Okay, ang kanya pong side mirror, ayan, square din. Kaya babagay po talaga sa kanyang body. And then dito, maganda, meron po siyang backrest. Ayan, sa ating angkas, meron pala siyang abang dito. Ayan, may mga bolt siya. Dito natin lalagay para in case na may angkas tayo, hindi mahuhulog pag tayo biglang marangkada. Okay, alloy din po ng kanyang backrest. Then yung foam, malambot din naman po yung foam. By the way, ito po yung kanyang main switch. Huwag natin kakalimutan patayin po ito kapag hindi natin ginagamit. Sa kanya naman po ang quick spec. Dito unahin po natin dito sa Keso K350X version 2. Meron pa po isang silang e-bike. Ito, maganda rin po itong Keso Tank version 2. Okay, unahin natin dito po sa K350X. Okay, meron po siyang top speed na 100 kilometers per hour. So, may kukumpare na rin po natin sa mga motorsiklo. Pagdating sa kanyang top speed, ayan, hindi na rin siya mapapag-iwanan. And then, kaya niya po mag-travel hanggang 80 kilometers. So, kung di ako nagkakamali from Santa Cruz to Calamba, balikan po, back and forth, kaya po ng Keso K350X. And then, may full charge po yung kanyang battery sa loob ng 8 hours. And then, 72 volts, 28 amperes ang kanyang battery. And then, bottle program, ECU controller na rin. And then, naka-digital gauge panel nga. And then, marami po siyang parts na made of alloy, kagaya po ng swing arm, suspension, naked handlebar, at saka yung kanyang head post. And then, ang maganda, naka-dual shock na rin sa kanyang rear suspension. And then, ayan, meron na po siyang remote alarm. Maganda, may alarm na rin para in case na iwanan natin ng matagalan, hindi basta-basta siya magagalaw. And then, ayan, naka-braided hose front and rear. And then ang maganda po sa kanyang braking system, pareho na pong naka dual piston caliper ang kanyang mga preno. And then sa kanya naman pong cost price, 70K. Pero alam ko may discount pa po to sa mga interesado po. Ayan, tawag lang po tayo sa telephone number na to. And then napansin ko malapad po yung kanyang gulay board o itong kanyang floorboard. Kasya po siguro dito ang isang case na beer. Ayan, kita nyo naman o. Kahit meron siyang pocket, maganda yung pagkaka-design niya. Magiging komportable talaga yung ating riding position dahil sa haba po niya. And then ayan, medyo malalim din naman yung kanyang lagayan ng cellphone dito. And then maganda ho rito, meron na siyang charging port na USB ready na. And then alloy din po yung kanyang utility hook. And then ito, maganda, naka-chrome po yung kanyang ignition kahit madilim.
Kasi wala po itong ilaw. Ito, magre-reflect na rin po yan sa chrome na ignition. Okay, ito po yung kanyang dalawang susi. At meron na rin po siyang remote na de-alarm din. Ayan, meron po siyang brand na Hama. Okay, ngayon, te-testingin natin, ha? Okay, medyo nagbiblink po dito sa ating cellphone, ano, pero hindi po siya nagbiblink sa actual. Okay, i-assist po tayo ni Sir Derek para maintindihan po natin na maayos yung operation nito. Sir, shoutout po, Sir Derek. Ayan. Hello. Ayan, baka may shoutout kayo, sir. Baka kakeso, ito na, para Santa Cruz na. Ayan, meron na tayo. Kauna-unahan po na pwesto na nagkaroon po dito sa Santa Cruz. Okay, sir. Sige, unahin natin siyang remote. Ano bang function itong remote niya, sir? Ito, sa pwede siyang gamitin as a keyless. Pagka naka-standby lang siya, at kung susi natin, kung hindi siya nakalock, kukunin nyo lang siya, ipitundin mo ng double click lang, yan, aanda na siya, gagana na siya, kahit walang susi. Okay. Tapos, ipipindutin natin, alisin natin yung park. Nakapark mode siya na yun. Oo, yan. So, pag nag-zero na yun, sir, ready yan, to go na. Yan, pwede na. Okay, okay, sige. Pwede na natin gamitin yan. Limbawa, testingin natin. Pero siya nasa number 2. Okay. Lagay muna natin siya sa number 1. So, pagka pina-under mo siya, umahabot siya ng almost 85-83 kaya mga ganyan. Okay. Dito sa, ano sir ha, sa number 1. Number 1. Parang ito sir yung kanyang kakambyo. Tama ba sir? 1, 2, and 3. Okay. So, ulitin natin sir. Sa 1, umahabot siya ng almost 85 kilometers per hour. Pero pagdating sa number 2, subukan natin ulit. Number 2. Wow. Abot na siya mga 110, 112. Yeah. Okay. Yeah. And then sige sir, sa number 3. Naman tayo. Aba, malupit. Maabot po ng mga 185. Okay. Okay. Sige sir, isa pa. Titignan ko lang sir yung ikot ng kanyang gulong dito sa rin. Okay, sige. Okay. Wala pang load yan, ha? Walang load, ha? Okay. So, 3 lang muna tayo. Oh. Pero siyempre, sir, mababago pa pag may sakay na. Siyempre, bibigat. Oo, bibigat okay. Siya. Medyo babagal ng konti. Pero ganun pa man, malakas pa rin ang ganyan. Oo nga. Compare dun sa mga ordinaryong e-bike. Mauubusan na kayo ng kalsada. Oh. Sir, ito napansin ko, itong kanyang battery indicator. Ano pa ito, sir? Lobat na ba ito? Hindi. Meron? Pagka ang red niya, ibig sabihin, full siya kasi gawa na meron pa siyang bar. Ah, okay. Pag nawala yung mga puting bar na yan. Pag nawala na yung mga bar na yan, delikado na pagka-red na lang natitira. Okay, so, mas maganda, ipapayo ko, kung halimbawa bibili ka ng keso, mas maganda talaga, bumili na kayo. Okay. pinapayo ko na huwag i-drain ang baterya okay. Hanggat maaari kung halimbawa dalawang puting bar na lang natitira okay. I-charge na. Walang problema sir kahit i-charge. Charge lang tayo ng charge. Okay sir, speaking of battery, yung lifespan niya sir, yun ang gusto nating malaman. Sa aming pag-aaral, ang lifespan niya ay umaabot siya ng mga 3 to 5 years. So, sulit na rin kung 5 years, aabutin ng 5 years, sir. Pero kung makaka 3 years ka, sulit na talaga. Okay. Kasi kung lagi mong gagamitin, kasi depende naman sa paggamit. Okay, sir. Tsaka sa pag-charge niya. Okay. Sir, tatanong ko, magkano ang presyo ng ating battery? Just in case. Ang battery, pumapatak siguro ng mga merong 10 to 15,000 eh. Okay. Depende sa, sa amp-tirahin niya. Pero at least sir, hilula na tayo kakargang gasolina sa loob ng 5 taon, di ba? Tipid na rin. Tapos, hindi ka pagagasos sa rehistro nito. Okay. Kasi, ang alam ko, hindi pa pinapayagan magparehistro ang electric. Okay. Then sir, sunod natin. Yung kanyang range, yung layo na natatakbo. Ang layo na natatakbo niya, pagka ganitong keso na 350 okay. Na version 2 na to, ay umaabot to ng mga 80 to 100 kilometer. Okay, so back and forth, Kalambas Santa Cruz, kayang-kaya na sir? Kalambas Santa Cruz, oh, kaya pa eh. Oh, meron pang matitira. May matitira okay. Pa. Tapos, pagka naman tatakbo ka naman, okay. Mas maganda kung halimbawa gabiyahe ka, ilalagay mo lang sa number 1. Ayun.
para hindi kasi masyadong umuubos ng battery. Oh, mas tipid sa battery yeah, pag nasa number 1. So yung mga riders, common sense lang yun. Pag halimbawa ang kaskasero kayo, sigurado mabilis bumagsak ang battery. Sir. Okay, isa pa sir, yung charging time niya, sir. Ang charging time niya, ang fully charge niya ay sa mapatak ng mga 5 to 8 hours. Okay. So sir, dito po yun ano po? Siya. Dito na ang charger. Dito ang battery ha. Okay, dyan. Dito sa loob nito, ito naman ang charging natin. Okay. Ang ito yung port niya na sir. Sir, napansin ko dito sa U-box, sa buksan lang natin. Okay. Ito ba sir yung charger niya? Tama ito, ba? Ito. Sige nga sir, pakibuksan nga natin. Ito, 20 Ah ampere, okay. 72 volts. Yan, ganyan lang sir. So dapat sir, dala-dala natin to. Oo, ano, para pagka halimbawa, no, pwede naman tayo makicharge. Kasi ang kain ng kuryente nito para ka lang nagkakarga ng ano ng cellphone. Ah, ganun sir. So, tipid na rin siya. So, hindi tayo mag-war sa sinasabi na iba na malakas sa kuryente. Ah, hindi sir. Okay. Ayan. Tsaka, ang kagandahan nitong charger ng Keso, meron siyang protector. Okay. Pag nagkarga na siya, automatically shutdown. Shutdown na to. Oh, hindi masisisi. Hindi madidiskarga ang ating pero charger. Ang may papayo pa rin namin, syempre, bantayan. Bantayan pa rin kasi para hindi syempre magkaroon ng problema. 6 to 8 hours, sir. 6 to 8 hours. Okay. Full charge na. Full charge natin. Pag bago pa ha. Okay. Pero pagka ginagamit mo na ng ginagamit, syempre, tumatagal na tumatagal. Parang okay. Bakit cellphone din niya rin. Okay, syempre. Sa bago, okay. Okay, sige sir, dito tayo sa kanya mga switches and button, isa-isa natin, ay, ano ha? Muna. Ah, sige sir. Tanggalin, ikikilit, ano muna natin, ano ya? Yan, may alarm siya. Oh, yan, mamaya testing natin yung alarm ha. Ito, yan. Halimbawa, sasaksak mo. Okay. O-open. Pag in-open mo na siya, naka-park mode siya. Tapos, Unahin lang natin sir yung sa lighting system niya. Unahin din sir itong high beam login. Nabubukas ba siya sir kahit hindi naka-on yung kanyang engine o yung kanyang... Pwede naman. Okay sir. Okay. Sige nga sir sa headlight niya. Okay, ito yung kanyang... Low beam lang to sir. Itong nasa gitna ano ha sir? Low beam tapos itong high. Ayan, tama. So yung tatlong lamp na projector lamp na po ito, magkakatabi sila yung high beam at low beam niya. Ayan. Okay sir, napansin ko meron siyang hazard eh. May hazard siya sir, pakitest nga natin. Pwede siya mag-hazard. Okay, makikita nyo yung kanyang turning signal, mataas ang pwesto. Kitang-kita ng mga kasalubong natin. At saka yung kanyang LED lang po ay running light na siya, kaya kitang-kita talaga. Then may palibot pa siya na kulay blue, diba? Mm-hmm. Kaya ang ganda ng kanyang kulay. And then sir, ito ang kanyang DRL. So automatic na nakabukas to sir, ano, once na nag-on yung ating e-bike. Sir, check ko lang yung sa tail lights niya. Okay. Okay, dito sa tail light, ayan. Kitang-kita rin ba vertical yung position ng kanyang mga turning signals. And then ito po yung kanyang tail light. Sir, paki-preno nga po dito sa kanyang stop light. Ayan, kitang-kita naman sa gitna. Okay, ang liwanag. Ayan. And then sir, sunod natin din tong kanyang horn. Paki-lakas ano nga po yung horn, sir. Ayan, malakas po yung kanyang horn. Hindi po siya yung parang boses ng ano. Parang ibon. Okay lang siya. Then, bilib ako sa kanyang mga braking system, lalo sa kanyang brake lever. Alloy din po. And then yung kanyang brake master, kita nyo po yung brake fluid sa loob. Oh. Ayan, so... Wala na po tayong i-upgrade dito mga ka-riders. Kompleto na. Okay, balik tayo dito sa kanyang isa pang... Okay, dito po, ayan yung kanyang switch ng kanyang DRL, headlight, at saka switch off. Ano po? Yeah. Sir, ano ho itong... Wala naman. Parang kung gusto mo lang makita yung mga dapat na ano, pero ito... Yung R. Kasi ito, yung R, ito yung pang-reverse. Oh, yun, meron siyang reverse. May reverse siya. Pwede yung pa-atras. Kung pinitindo ko yung reverse... Yung ikot ng gulong niya, siyempre, pa-balik tayo. Pakita ko sa inyo, pinindot din lang yung reverse, tapos saka niya i-ano yun. Ayan, paatras. Pero mabagal lang siya, sir. Hindi pwede mabilis. Papat nakapindot lang siya. Okay. Kasi pagka ito yung naka-ano, baka mamaya biglang umatras kagad. Dapat naka-hold lang, naka-hold. Para na-ano mo. And then itong kanyang head post, kita nyo, alloy din, no? Hanggang sa kanyang naked handlebar, puro alloy. Ayan, ito po yung kanyang backrest. Para sa angkas natin, hindi mahuhulog pag biglang umigtad. Ano, sir? Yeah. Ayan.
And then yun nga ho, ayan, nakalak lang. Asa natin? Baka napapansin ng mga viewers ha, na wala pa tayong side mirror. Meron ho, meron ho. Nakita ko, pinakita ko kanina. Okay, dito kahit full face helmet, ano bang extra large na Evo or Spider or LS2, kasyang-kasya po yan dyan. Ang lalim po kasi niya, oh. Parang siguro kalahating kabang bigas, sir. Kasya rin dito, ano? 25 kilos. Oh, 25 kilos, kasya po. Nakalata ko na eh. Ayos. Ayan, mga riders, ha? Sa saka mga... meron siyang ano, ha? Additional ko lang. Pagka matagal nyo hindi gagamitin, meron siyang additional na safety switch. Oo, yan. Parang may para switch niya. Para lahat ng power... mawawala. Oh, pag pinindot niyo yan, tinanggal niyo yung ano, power. So wala. Pag hindi gagamitin, sir, halimbawa, magdamag natin iiwanan, mas maganda nang maging safe. Safety para walang bakdalaw. Okay. Iwas na ako pati. Okay, yeah, tama, tama. Sir, testigin nga natin yung alarm niya. Ah, yung alarm niya. Oh, sige, testigin natin para tingnan natin kung gano'n siya. Ayan, halimbawa, nakagin niya na. Tapos pipindutin natin yung alam niya. Kaya tanggalin natin siya. Okay. Ito. Ayan, pindutin. Tapos pagka yan i-ahawakan mo o kaya papaandarin mo, mag-aalam yan eh. Oh. Oh. Okay. So paano natin siya i-unlock, sir? Pagka i-unlock, no? Doon din sa... Doon din sa button na yun, sa gitna. Hindi, dito sa may... Ayan yung may sign. Meron lock, tsaka may unlock. Okay, doon tayo sa unlock. Ayun. Yeah. Pag nag-sound doon siya ng dalawa, okay na. Wala na siyang alarm. Sa mga interesado na mag-avail ng Queso 350, pwede po tayong pumunta rito sa lugar namin. Dito sa Alumpig Ibarra, halos tapat lang po kami. Tapat-tapat po kami ng City Savings. Malami sa KFC. Pagkalampas lang po ng Catholic Church. At yung iba naman po na hindi makakapunta, pwede po kayo pumasyal sa aming Facebook account sa Queso Santa Cruz, Laguna. Yun na po. Salamat, sir. Salamat.